Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang love spell na talaga namang alam kong magugustuhan nyo dahil ang love spell na ito ay walang kailangan, walang ingredient at walang kang kailangan na kahit ano. Opo, kahit ano. Wala talaga dahil ang kailangan mo lamang ay ang iyong sarili lamang at ang iyong buhos ng emosyon. Ito ay maaari lamang gawin sa ika-14 ng araw ng bawat buwan. Ika-14 ng araw ng bawat buwan po, yun lamang po ang maaaring gawin o araw na maaari itong gawin at huling araw ng full moon. Ngayon po, sisimulan na po natin ang spell na ito. Ito, napakadali lamang nito. Wala ka talagang kailangan kundi ang puso mo lamang. Ngayon, gagawin mo ito alas 12 po ng madaling araw pagsalubong ng 13 sa 14. Po. Ngayon, ang unang-una mong gagawin ay pipikit ka. Pipikit ka at magdarasal ka. Dapat kapag ginagawa mo ito, sinimulan mo na ito, ay nasisinagan ka ng araw, ay nasisinagan ka ng buwan pala. Nasisinagan ka ng liwanag ng buwan. Dapat po ay maaaring doon ka sa bintana at maaaring mo rin naman itong gawin sa labas ng inyong bahay. Ngunit mas maganda ay siguraduhin mo na walang makakakita. At ito po ang pinaka-importante, walang makakaalam na ginawa mo ang spell na ito. Ngayon, ang gagawin mo, pipikit ka at luluhod ka. Dapat ay nasisinagan ka ng buwan. At sasabihin mo na ikaw ay handa na mag-alay, no? Ito, huwag kang mag-alala dahil ito optional lamang o maaaring ikaw lamang. Ito naman, maaari namang ang gawin mong alay ang iyong pangako. Ang pangako na ito ay hindi mo gagamitin sa masama ang spell na ito o aalagaan mo ng mabuti ang tao, mamahalin mo yung taong iyon. Magdarasal ka, halimbawa ako ay handa sa magiging kapalit nito, ako ay mag-aalay ng aking katapatan na ang aking gagawing spell ay, o ang aking gagawa ng spell na ito, ay totoong mahal ko talaga at hindi lamang napopugian ako o nagagandahan. Pagkatapos noon ay sabihin mo kung gaano mo kamahal ang taong ito at sabihin mo ang kanyang buong pangalan, totoo at buong pangalan at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos noon, ang gagawin mo ay magpapasalamat ka at sasabihin, pag ginawa nyo ang aking hiling ay hindi ko na kayo gagambalain pang muli. Ito, kapag ginawa mo ang spell na ito ay hindi ka na maaari pang gumawa pa ng iba pang love spell. Love spell lamang naman, ngunit kung sa iyong mga pamilya ay maaari naman. Ito kasi epektibo talaga ito at kapag ginawa mo ito, hindi ka na pwede pang gumawa ng love spell. Ngayon, maaari ka rin magtakda ng panahon kung hanggang kailan mo lamang gusto ang spell na ito umepekto. Maaaring panghabang buhay, sabihin mo, nice ko, ang epekto ng spell na ito ay panghabang buhay. At maaari rin namang magtakda ka ng oras o ng isang sitwasyon. Halimbawa ay kung hindi ko na siya mahal, ay maaari nang bitawan na ang relasyong ito o maaari nang mawalang bisa ang spell na ito. Pagkatapos noon, ang gagawin mo na lamang ay dederecho ka ng matulog, walang cellphone, walang kahit ano. Kapag ginawa mo ang spell na ito, bawal ka ring magsuot o hindi mo, wala ka dapat suot-suot na kulay pula o kulay itim habang ginagawa ang spell na ito. Kapag ginawa mo na yung spell na ito, diretso tulog ka na, wala ka ng ibang gagawin at yung nasa isipan mo lang habang natutulog ka ay yung mga mangyayari habang nangyayari na o gumagana na yung spell na ito. Kung ano, kung gaano mo siya kamahal, kung ano ang gusto mong gawin niya sa iyo, kung paano mo gustong ipakita niya sa iyo yung pagmamahal mo sa kanya. Gaya na lamang ng pagbibigay sa iyo ng rosas,
pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa iyo, pagyakap, paglambing, ikaw na ang bahala doon hanggang sa ikaw ay makatulog. Pagkagising na pagkagising mo ay ibubulong mo ito. Tandaan mo ito ha. Dapat wala kang ibang gagawin. Pagkamulat ng pagkamulat mo ng iyong mata ay sasambitin mo kaagad ang salitang ito. Mag-ingat ka kapag ginawa mo ang spell na ito. Dahil dapat ay tamang-tama ang iyong ginawa. Dahil hindi mo na maaaring ulitin pa ang spell na ito kapag nagawa mo na ito. Ito po ang sasabihin mo, isusulat ko lamang upang malinaw o hindi na magtatanong pa dahil medyo mahirap itong maintindihan kapag sinabi lamang. Ito po, Las Tecas. Pero po, yung dun po sa may A, ay mayroong ganun. Kaya ang pagkabagkas nito, Las Tecas. Las Tecas. Yun po, Las Tecas. Yun po ang sasabihin mo. Isang beses lamang at hindi ka maaaring magkamali. Basta pagkamulat ng mata mo, sasambitin mo agad ang salitang iyon, Las Tecas. Maaring pabulong, maaring pasigaw, kahit ano. Basta hindi dapat yung sa isipan lamang. Pagkatapos noon, huwag mong pagkaisipin yung spell na ito. Kalimutan mong ginawa mo yung spell na ito at huwag mo siyang kokontakin. Hayaan mo, magantay ka. Huwag kang mainipin, huwag kang magmadali. Antayin mo na yung taong ito mismo ang kokontak sa iyo o magbibigay ng mensahe sa iyo, kakausap sa iyo. Ibig sabihin nun ay gumana na ang ating spell. Dapat tamang-tama ang iyong ginawa at kapag ginawa mo ito ay buo ang iyong kalooban. Wala kang pagdadalawang isip at buo ang iyong pananalig sa spell na ito. Dahil inuulit ko, isang beses mo lamang ito maaaring gawin. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag niyo kalimutang i-like ang video nito at mag-subscribe sa Philippine One. Kung mayroon pa kayong katanungan, huwag niyo kaming kalimutang i-message sa ating Facebook page, Philippine One. Facebook page po natin, Philippine One Foundation. Marami pong salamat sa pagsuporta ninyo. Kami nga pala doon sa Philippine One Foundation, kada linggo ay namimigay tayo ng 250 pesos sa tatlong katao. Next week, abangan niyo po ang ating live video.